Magandang gabi po sa ating lahat. Nako, Disyembre na. Binis ang panahon, ano? Akalain ba natin na tayo po ay aabutin ng Disyembre habang tayo po ay naka-quarantine pa rin? Pero ano man po ang inyong kalagayan sa mga oras na ito, ang dalangin ko po, nawa tayo po ay may kagalakan sa ating mga puso, lalo na po ngayong panahon na selebrasyon ng Kapaskuhan. Opo, tama po sa atin pong mga Kristiyano, eh dapat araw-araw ay Pasko. Pero alam naman natin na dito sa mundo na ating ginagalawan, generally speaking, ang mga tao po ay talagang nararamdaman nila ang Kapaskuhan kapag ka panahon ng Disyembre. Kaya habang nasa isip po natin itong mga bagay na ito, and everybody is open to the idea that Christmas happens in December o yung kapanganakan ng ating Panginoon, hayaan nyo po na atin pong talakayin ang isa po sa very rare na binibigyan ng pansin pagdating po dito sa paksa ng Kapaskuhan. Ito po ay patungkol sa isang tao na ginamit ng ating Panginoon, walang iba kundi ang earthly father ni Jesus Christ, si Joseph. Opo, in fact, yan din po ang tinalakay sa morning and afternoon services ng MMIM North EDSA with a different title and focus. Ngayon po, ang pag-aaralan natin ay may pamagat na The Man with a Special Mission. At babasahin po natin same text na ginamit sa pangangaral kanina sa 10 o'clock at saka sa 2 p.m. services sa MMIM North EDSA. Yan po yung matatagpuan sa Matthew chapter 1 verses 18 hanggang 25. Ito po ang ating mababasa. Now the birth of Jesus Christ was as followed. When his mother Mary had been betrothed to Joseph before they came together, she was found to be with child by the Holy Spirit. And Joseph, her husband, being a righteous man and not wanting to disgrace her, planned to send her away secretly. But when he had considered this, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife, for the child who has been conceived in her is of the Holy Spirit. She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Now, all this took place to fulfill what was spoken by the Lord through the prophet. Behold, the virgin shall be with child and shall bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which translated means God with us. And Joseph awoke from his sleep and did as the angel of the Lord commanded him and took Mary as his wife. But kept her a virgin until she gave birth to a son, and he called his name Jesus. Pagpalainawa ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang mga salita. Ngayon po na panahon ng Kapaskuhan, hayaan po natin na ang kanyang salita ay muling magbigay sa atin ng katuruan at paalala kung paano po natin ito haharapin ng may kagalakan at bukas ang puso na tayo din po ay gamitin ng ating Panginoon. Hayaan niyo pong pangunahan ko kayo sa isang maiksing panalangin. O Diyos, sa oras na ito kami po ay dumadalangin, samahan po ninyo kami sa maiksing panahon ng aming pag-aaral ng iyong salita. Nawa ang pangalan mo po ay maitaas at mapulot namin ang magandang mga aral mula sa buhay ni Joseph na ginamit mong instrumento para palakihin ang iyong anak dito sa lupa, ang aming Panginoong Hesus. Salamat po itong aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa pagkakataon pong ito ay nais kong simulan ang atin pong pag-aaral sa pamagitan po ng isang analogy. Pero pong isang dying man at naghahanap ng pamilya na paglalagakan ng isang nag-iisa niyang anak at ginawa niya ay humanap siya ng isang Christian family. At doon niya ipinagkatiwala yung kanyang anak sapagkat naniniwala siya na kailangan ng isang mabuting tahanan o mga mabubuting tao
para ang kanyang anak ay lumaki at mabuhay ng tama. Hindi bagat ganyan din po higit sa lahat ang nasa isip ng ating Panginoon o ng ating Diyos sa langit nung ang kanyang anak ay kanyang sinugo dito sa lupa. Siniguro ng ating Diyos sa langit na ang kanyang anak ay palalakihin ng earthly father na siyang tutulong sa paghubog sa kanya upang itong magkakatawang tao na si Jesus ay lalaki sa tamang modelo ng isang ama at ng isang ina. At yun nga po ay si Joseph at si Mary. Kadalasan po sa mga kwento pagdating po sa panahon ng Kapaskuhan, madalas po nakafocus kay Mary. Ano po? At madalas ang kwento ay siyempre dahil siya ang nagdalang tao, siya ang nagluwal sa ating Panginoon, to the point na ang ibang sekta nga po ay sinasamba na si Maria at niluluhuran. Ano po? At hindi, no doubt about it. Talaga namang si Maria ay pinili ng Diyos at siya yung nagluwal sa ating Panginoong Jesus. Pero hindi po kumpleto yung storya kung wala po si Joseph. Kaya sa puntong ito, ang focus po natin ay sa kanyang ama. Kaya ang pamagat po natin, a man with a special mission. So, di po naging madali yung storya, no? Base po doon sa ating binasa, ay magkasintahan at pag sinabi pong betrothed, ay naipagkasundo na po si Joseph kay Mary. At medyo hindi po yan biglaan, ano, sa ilang araw lang. Medyo may palugit din po yan hanggang sa dumating yung takdang panahon na sila po ay kailangan na pong ikasal. Pero, nung ikakasal na sila, aba, itong si Maria, buntis na pala. At nalaman itong si Joseph na buntis na yung kanyang kasintahan at ayaw niyang ipahiya. Gusto niya na i-let go na lang si Mary secretly. Pero hindi po pumayag ang Diyos at nagpadala siya ng anghel sa pamagitan ng panaginip ni Joseph para ipaliwanag sa kanya at bigyan siya ng understanding of the whole picture. Mabuti na lang itong si Joseph madaling makasakay, ano? Kasi kung medyo slow si Joseph, palagay ko po medyo may problema pa. Pero buti na lang madali niyang naintindihan at siya po ay subakay doon sa flow ng plano ng ating Panginoon. Yan po ay napakahalaga sa atin pong mga buhay. So gusto pong tingnan natin ang ilang bahagi, ano? Una, let's talk about his dilemma. Doon po sa talatang 18 hanggang 19. So, I want us to see the way Joseph handled himself and it reveals a lot about his true character. So, dito po makikita natin kung paanong itong si Joseph ay nagpakita na tama yung pagpili ng Diyos sa kanya. Ilang bagay po ang gusto kong makita natin dito. Una po, an unexpected development. Unexpected development. Bakit po? Yung pregnancy ni Mary ay nangyari during the betrothal period. At ito po ay, nako, sa panahon na yan ay isang napakalaking offense. Or I would say, this is a serious offense. Ibig sabihin, pwede nang hindi matuloy yung kanilang kasal. Pwede nang itakwil ni Joseph itong si Mary sapagkat nabuntis siya sa panahon na sila po ay pinagkasundo na at nag-aantay na lang ng kanilang pagpapakasal. Ito'y higit pa po doon sa engagement, ano po, sapagkat talagang selyado na po yan and everybody knows, maging doon sa kanilang lugar, may mga kamag-anak, mga kababaryo, mga kababayan, ay alam na po nila na sila po ay para sa isa't isa. Pagkatapos mababalitaan po na naku, buntis na yung kasintahan. Sa panahon natin, siguro po napakalaking chismis niya. Ay malamang na malamang. Kung nangyari po yan sa panahon natin, baka laman niya ng Twitter, baka laman niya ng FB, baka nako, nasa mga social media platform po yan sa panahon natin ngayon. Kaya naman talagang medyo malaki po yung nangyaring dilema na yan kay Joseph. Secondly, an uncharacteristic deliberation. Yan. So makikita po natin itong character na ito, no? Well, most men would have divorced Mary. Ibig sabihin po nun, pwede nang null and void na yung kanilang magiging
kasalan o yung kasunduan, ano, at pwede niya nang iwanan at ipahiya at pwede niya nang lampasuhin at wala nang magtitiwala ditong sa babae kay Maria dahil nga po dun sa pangyayari. Madalita, parang ito po ay dagok sa ulo ng isang binata na matino, ah, kagaya po ni Joseph. Kaya nung panahon na yan, pwedeng niyang gawin yon na iwanan na lang itong babae na ito. Pero hindi niya ginawa sapagkat siya po ay marunong makinig sa ating Diyos. Ikatlo po, an uncommon decision. Lingid sa kaalaman ng marami. Siyempre, ang ina-expect ng marami, iingatan niya yung kanyang reputation. At anong gagawin niya? Aba, pwede po niyang i-invoke yung kanyang right at bigyan ng parusa yung babae. Alam niyo po ba na sa aklat ng Deuteronomy chapter 22, pwede pong maparusahan ng kamatayan si Mary. In fact, he could have stoned to death publicly para po siya ay talagang mapahiya at hindi na pamarisan ng marami pang iba. Pero hindi po yun pinili at hindi ginawa nitong si Joseph sapagkat, again, marunong po siyang makinig sa ating Panginoon. At para maintindihan po natin yan, punta tayo dun sa number 2, his dream. Let's talk about his dream. Dito po nangusap ang ating Panginoon sa kanya, and I want us to see 3 great truths na na-reveal kay Joseph sa pamamagitan ng kanyang panaginip. Parang naalala ko, yung mga Joseph talagang medyo may kinalaman sa panaginip. In the Old Testament, merong isang famous Joseph the Dreamer. Dito naman, merong isang Joseph, ordinaryong tao, na pinaliwanagan ng Espiritu ng ating Panginoon sa pamamagitan ng isang panaginip. No? So ano po yung mga bagay na gusto po makita natin dito? The first truth is the truth of the pregnancy revealed. Ayan. So, nadiskubre nitong si Joseph na yung ipinagdadalang tao nitong si Maria ay hindi naman galing sa similya ng sinumang lalaki na, alam nyo, sa panahon natin ngayon, ang iisipin dyan, nasa lisihan. Ano? Ibig sabihin nun, baka itong si Maria ay two-timer. Ano ibig sabihin? Boyfriend siya, betrothed kay Joseph, pero pumatol pa sa iba. Pwede ba mangyari yon? Aba, nangyayari po yan kahit sa panahon natin ngayon. Ano po? Pero, syempre nag-iisip siguro itong si Joseph, ano nangyari? Bakit nagkaganon? And in his dream, that's the first thing na pinarealize sa kanya ng angel o ng banal na spirito. Ikalawa, the second truth is the child's title is revealed. Yan. So, si Joseph, he was commanded na bigyan ng pangalan yung bata. In particular, Jesus, na ang ibig sabihin, Jehovah is my salvation. So, napakahalaga po nun na yung bata, isipin nyo yun, may pangalan na. Hindi galing kay Joseph, hindi galing kay Maria, hindi rin pinagdugtong na pangalan ni Joseph at ni Maria. Nako, siguro ang pangit ng dating, ano? At nako, hindi siguro tayo maniniwala. Buti na lang yung pangalan na yan, consistent with all the prophecies in the Old Testament na ang ipapangalan sa ipinagbubuntis ni Maria ay Jesus. Ikatlong katotohanan is that Joseph's task is revealed. Yan. So ano ba yung task niya? Well, sa totoo lang, medyo again, ulitin ko po, no, hindi madali yung buhay na hinarap nitong si Joseph kasi napahiya siya. Ang hirap ipaliwanag yung kanyang tinanggap na task, yung kanyang tinanggap na misyon. Ang hirap ipaliwanag sapagkat maraming tao behind him ay marahil nagtatawa at sinasabi siguro na parang medyo may sira na yata itong ulo nitong si Joseph. Pero makikita po natin na itong si Joseph ay alam niya kung anong kanyang ginagawa at naniniwala siya doon sa kanyang napanaginipan at tiyak siya na ito'y binigay ng Panginoon sa kanya para maging maliwanag ang lahat sa kanyang isipan. At makikita natin, hindi siya nag-complain, hindi siya nag-doubt, hindi rin po siya gumawa ng iba pang mga confirmatory inquiry kung kanino paman. Ano? Sa halip ay tinanggap niya kung ano yung ibinigay na explanation sa kanya. So dito po sa ika-tatlong bahagi o sa huling bahagi, pag-usapan po natin
ano yung naging decision nitong si Joseph. So let's talk about his decision. This is in verse 24 and 25. Tumakas ba siya? Yung pangalan niya ba ay binigyan niya ng pansin para hindi siya maging katawa-tawa at kahiya-hiya sa mga tao? Well, una, he obeyed the Lord's command. Ayan, so mahalaga po yun, ano? Kinalimutan ni Joseph yung kanyang sarili. At dito makikita natin na talagang yung puso nitong si Joseph ay malapit sa ating Diyos at marunong siyang makinig at tinake niya yung kanyang panaginip as something na pangusap ng Diyos sa kanya. At hindi siya nag-alinlangan. Aba, hindi po madali yun. Ano po na siya ay precise doon sa tinig ng ating Diyos maging sa panaginip ay tiyak siya na ang nangungusap sa kanya is no other than our God in heaven sa pamamagitan po ng angel na nakita niya doon sa panalangin. O sa panaginip rather. Pangalawa, he observed Mary's chastity. So nakita niya, no, Mary and Joseph never came together physically until after Jesus was born. So dito po, ano, ito napakahirap din na desisyon. Pwede sanang ang gagawin na ng karamihan po sa mga lalaki siguro, no, na makamundo yung isip, aba, eh, total, buntis ka na, di pwede na kitang galawin. Pero si Joseph, aba, marunong siyang magtimpi sa kanyang sarili, no, doon sa tawag ng kanyang laman. Hindi niya ginalaw, hindi niya sinipingan itong si Mary, bagamat tinuring niya ng asawa, not until maisilang, pagkatapos maisilang yung kanyang pinagdadalang tao, ang ating Panginoong Jesus. Hindi ba't napakahirap nun, ano po, yung pagpipigil sa sarili? Well, this is going to be both ways. No? We give credit to Mary. Kasi si Mary, pwede niyang ibigay na rin yung kanyang sarili kay Joseph bilang pasasalamat dun sa pagtanggap sa kanya. Pero pareho sila, and igit sa lahat, bilang isang lalaki at magiging ama ng tahanan, aba, pinakita ni Joseph yung kanyang discipline. Ikatlo, he obediently named the child. Ayan. Well, he could have named Jesus Joseph Jr. Okay? Para magandang dating, hindi ba? Or he could have named Jesus Joe. Parang medyo mas foreign yung dating, no? But specifically, in his dream, ay kailangan ang ipangalan niya ay Jesus. Well, by the way, gusto ko lang mag-comment, ano, yung Jesus po ay napaka makapangyarihang pangalan. Dapat po seryoso tayo dyan. Kung ako sa inyo, kung dun sa mga bagong kasal, buntis yung asawa, at magkakaroon kayo ng anak, kung lalaki, please lang, huwag niyo pong pangalanan ng Jesus. Kapagkatao ay naniniwala, isa lang dapat yung nagpo-possess ng pangalan na yan at walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Okay? Kasi para sa akin, nako eh, napakasagrado po ng pangalan na yan. The other day, meron akong nadaanan na isang maliit na tindahan. Aba, ang pangalan po ay Jesus Fries. Para lang maging catchy yung dating ng tindahan niya, na ang tinda niya, syempre, ay French fries, ginawa niyang Jesus Fries. Sabi ko, parang mali yata yung pangalan. Mukhang Christian pa ho, yung may-ari ng tindahan. Eh, biniro ko na lang yung aking asawa. Sabi ko, may kalaban niyang tindahan na yan. Ang pangalan, Anti-Fries. Okay? So, well, kidding aside, what I'm saying is that that's how holy and sacred the name of Jesus is. So, makita natin na talagang itong si Joseph, hindi siya tumaliwas. Maliwanag sa kanya that the son should be named Jesus. At ngayon po, na naintindihan natin yung kanyang special mission at pasado si Joseph dun sa kanyang special mission. Ang tanong ngayon sa atin, as I end, Joseph was chosen to be the surrogate father of Jesus because he was pure of life and pure of heart. He was the kind of man God could use because God didn't have to worry about Joseph getting in the way. In other words, he was yielded to the will of God. So, tayo po, we ought to look at our own lives ngayong gabi na ito and ask ourselves, are we the kind of person that God could use in a big way? Kung meron pong misyon ang ating Panginoon at tayo po ay
isa sa kandidato, karapat-dapat kaya tayo. If not, then what do we need? What do we need to do to get there? Anong pwede nating gawin para umabot tayo doon sa kalidad na kagaya ni Joseph? Iwanan ko po sa inyo ang maiksing statement na ito at sana tumimo sa ating mga kaisipan. God will never call another man to do what Joseph did. But God has plenty of big jobs left to do. Ang tanong, He just needs the people who are willing and qualified to do them. Sana po isa kayo dun. Sana po tayong lahat ay maging kwalipikado para gumawa ng mga malalaking bagay para sa kanyang kapurihan. Nawa po, ang mensaheng ito ay tumimo sa ating puso at magbigay sa atin ng sigla as we face and celebrate in this Christmas season. Maraming pong salamat at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon.